Dating tirahan ni Diwata pinuntahan ng isang vlogger. Sa patuloy na pagsikat ni Diwata ng Diwata Pares Overload, marami ang lalong naging interesadong mas makilala siya bukod sa mga food vloggers na pumupunta sa kanyang paresan. Marami na ring sikat na personalidad ang nagpunta sa pwesto niya. Binal ikan din ng netizens ang kanyang buhay bago niya nakamit ang tagumpay. Isang vlogger ang bumalik sa dating tirahan ni Diwata para makita niya raw ang sitwasyon nito bago siya sumikat. Tinungo ng isang vlogger ang dating tirahan ni Diwata sa ilalim ng tulay ng Jokno Boulevard. Sa kasalukuyan ay may sariling paresan na si Diwata sa Pasay City na pinipilahan ng customers. Sa video na binahagi ni YT Ma PH sa Facebook, pinasilip niya ang bahagi kung saan natutulog dati si Diwata. Bago pa man siya sumikat, dumana si Diwata ng mga taon ng kahirapan, nagtitiis upang makaraos habang naninirahan sa ilalim ng tulay. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay biglang nagbago nang siya ay mapansin ng mga content creator na nagbahagi ng kanyang kwento. Pinakita sa video ang maliit na espasyo sa ilalim kung saan siya dati natutulog sa gabi. Isipin ninyo bago narating ni Diwata yung sitwasyon niya ngayon ay dumaan muna siya sa ganitong pamumuhay sa ilalim ng tulay, komento ng isang taga-Masin. Grabe ang hirap. Base sa mga ulat, ang negosyo ng tindahan ni Diwata ngayon ay kumikita na ng milyon-milyong piso kada buwan. Bagamat ang kanyang kasikatan sa social media ay nagdala sa kanya ng tagumpay, umaasa ang mga internet users na magagamit ni Diwata ang kanyang bagong yaman ng maayos at magplano para sa kanyang kinabukasan, batid ang katotohanan na ang kasikatan ay maaaring hindi magtagal ng magpakailanman. Si Deo Jar Ito Balbuena na kilala sa online world bilang si Diwata at ang may-ari ng trending at pinipilahang Diwata Pares. Bukod sa abot kaya ang kanyang paninda ay sulit din ito at nakakabusog ayon sa kanyang mga customer.